like any other addictions, di ba Doc, may sinasabi sila na hindi pwedeng biglain ang isang addicted person para galingin or pagalingin siya. Mm-hmm. Sa ganito bang addiction, Doc, kailangan meron din yang kumbaga step-by-step process? Yes. Mm. Ano yung parang nila pwedeng gawin? Lalo na yung mga parents na parang hirap na silang ayusin yung anak nila dahil sobrang addicted na sa social media. Ano yung pwede nilang gawin? Of course, number one is to consult muna. Kasi on their own, mahirap talaga. Magka-create lang siya ng away. Ayan, magpa-power struggle lang si mommy tsaka yung anak niya. Mm-mm. And then, to the point na they get frustrated dahil hindi nila ma-manage kung ano yung kailangan nilang ayusin. Mm-mm. And then, of course, when they seek help, may mga behavior modification therapy to help kids. And then, parenting counseling para ma-manage yung anak nila. Mm-hmm. So ito, in collaboration, it's a family issue. Yes. So hindi lang talaga yung bata or yung isang parent na may problema, kailangan i-approach siya holistically. Mm-hmm. Kasi lalo na kung affected na yung socialization ng bata, mm-hmm, yung schooling niya, yung academics niya, even yung iba pagkain, pagtulog, mm-hmm, so hindi na talaga siya healthy. Mm-hmm. Alam natin na that's really too much. Mm-hmm. We need to seek help. Yung iba kasing parent minsan, they ignore. Nakala nila their kids are okay kasi nasa kwarto lang naman, nagsa social media. Mm-hmm. But yun nga, yung effect, baka hindi nila napapansin yung may behavior change na nangyayari sa bata na to the point na very disturbed na yung anak nila because of much influence of the media, yung social media. Mm-mm. And with this, Doc, talagang sobrang mahalaga yung suporta ng parents at maagang ma-detect at nababantayan ng mga bata.